Guilty, and he's here. You know, every time he visits Manila, he does a set with us here at Comedy Manila, and it's a treat for you guys to witness his comedy talent and to share his jokes tonight. Let me introduce to you. We're very proud to have you tonight, Lieutenant Abel Texon. Yeah! Woohoo! Si Lieutenant Abel Texon ng Philippine Army. Hindi ako assigned sa Surigao sa ano ko, sa Agusan del Sur. Pero pareho lang din yun. Hindi nyo rin naman alam kung saan yun. Basta nasa Mindanao yun. Malayo dito. So kung mapansin nyo, alam ko medyo nakapanibago para sa mga unang nakita ko tapos sinabi sundalo. Parang, yan, sundalo yan. Ang nalit niya na. Yung mga lalaki dun, dito sa table para nakita ko, pinang bansot niya, kaya mong para niya. Pero, maswerte tayo. Sa trabaho ko, hindi mo sa'yo suntukan, bagay ka dun. Kaya na ko suntukan yung ginawa namin, kaya na mali yung pinasukan ko. Pero ano kasi, parang medyo napilitan lang kasi ang magsundalo kasi yung tatay ko kasi, ano yun, nasa service din siya. Yung lolo ko din. Tapos pati great-great-grandfather ko. Parang, para kaming Chinese. Kung yung, ano, may hardware. Kung yung mga namang hardware. So yung mga baril-baril sa bahay. Ay, ito na rin ngayon. Yun na yun, pero nagkataon kasi, alam niyo yung, ano, biology class natin noong high school yung, ano, yung mga recessive genes. Hindi nangyari sa akin eh. Pero promise, malaking taya meron pa siya. Tsaka, huwag din kayong mag-alala yung ating kasundaluhan din. Mostly, mas matangkad sa akin yung okay, kaya alam mo yun, kahit pa paano, napapakita natin na okay ang sundalong Pilipino. Isipin nyo, yung sa Golan Heights. Hindi tayo nagpahurong doon sa mga ISIS na yan. So, hindi yan yung mga nasa UN. Talagang alam mo ito, secret lang ito, sa atin lang. Hindi rin talaga susuko yung mga tropa natin. Kasi pag naka-assign ka sa UN, doble yung sweldo. Sweldo ka sa Philippine government, may sweldo ka sa UN. Ang gina nyo sila sa question na, Sir, susuko ba tayo? Juan, baka makati yung sweldo natin. Hindi tayo susuko. Kaya, alam nyo, napansin ko rin nung uuwi ako, napansin ko medyo tumatanda na ako. Iba na yung trip ng mga barkada ko. Yung pag nung uuwi ako, sinabi nila sa akin, oh, sabi ko, ano, yun ba tayo? Hindi, pare, mag-ano tayo, mag-hiking tayo, mag-outing tayo sa, ano, sa mount, kung ano man, mag-ano, shit. Tapos, naisip ko, putang, ina kaya nga ako umuwi, para uuwi ko. Kung gusto ko lumakyat ng bundo, bumalik na lang ako sa Mindanao, at least, masin, di ba? Do that shit free. Tapos, ano mo, meron pa mga isang kaibigan, dati rin mataba siya, tapos ngayon, ang laki na lang tayo mo. Ano siya eh, para siya, bakak na bakak talaga siya, tapos sinabi, hello, pare, bakit? No, you should try CrossFit, pare, it's like you do CrossFit. Oo, kasi yung mga friends ko, hindi siya yun, kasi, ano, dati konyotics din ako, pero, pagpunta ko sa Mindanao, puro mag-bisaya yung kasama. Ganito na tayo. Alam ko, at baka kung mga friends minds, sayang ina, pare, Adel sounds like your driver. Kasi na niya, mag-crossfit siya, like military training. Tapos, yung sabi niya, we should join us, pare, yung new entrances. Ano lang, 250 per session. Tapos, putang ina. Magbabayad akong 250, sabi ko sa kanya, sana ako na lang yung gumawa sa inyo, pinag-push up na lang sana ako dun, masigawa kita, libre ko! Kaya kayo ha, seryoso yung crossfit na yung kalukuhan niya, kasi ako, yes, isuwi ko kaya ako para gawin niya. Pero tingin niyo naman, parang wala nangyayari. Pero dito, happy ako na nasa Manila ako. Lalo na parang sa family ko, nakikita nila ako. Yung ate ko, yan, masaya na nandito ako. Kasi, kung pumunta kami dito sa mga ate, ano, maraming one way dito eh. So, talagang Manila yung likuan mo, bilang may sisipot na traffic before. Tulingan ganyan.
Eh, pasensya na sila. Eh, sundalo ko. Kaya yung huli. Tatanga-tangahan na ako na, ah, kuya, kasi saan ko dito yung Fort Bonifacio? Kasi, ano? Ay, di ko ngayon. Saan na tayo? Which happened, yung una ko sinubukan yung medyo sablay yung una kong attempt doon eh. Kasi, nung unang pinara ko ng MMDA, tapos gusto ko na, kakagraduate ko lang sa training, kakabigay na sa mga ID ko lang, natuwa ako eh. Kala ko, parang may time to shine na. Pag ano ko, pag nung pinara ko ng MMDA, tayo na nung pinakita, may problema ba tayo? Hindi naman sa ganun po yan, tapos pinakita ko yung ID ko. Tapos napagawa niya, sama lang tingin niya sa akin, tapos tingin siya ng ID, tingin sa akin. Ang sarap ko, may problema niya. Mali pala yung nabigay ko sa ID. Eh kasi alam mo kami mga sundalo, lalo na kasi yung isang paa namin nasa hukay na very religious kami. Yun nangyari, sa wallet ko kasi, meron akong card ni Mama. Yun yung nabigay ko sa kanya. Pero parang yung nangyari siguro, gusto kong pirahan ni Tarantado, na-consensya siguro. Pagbalik niya sa akin, sige na, sige, mas ka na. Effective. Ang minsan naawa ko sa sarili ko na pag nasa Mindanao ko, alam niyo ba na di lang sa delikado, emotionally draining kasi yun din ako ng girlfriend ko dahil doon sa lugar na pinagpapwestuhan ko wala kasing signal doon. Oo, meron lang, may isang spot doon sa barangay na tinatambay ako, may poste doon, tapos may mga papo. Pagdating ko doon sa barangay, tutakin ano ba to? Yun pala, doon nila sinasabi yung cellphone nila kasi doon na may signal, tapos may headset silang ganyan. Hello? Silvi niyo yan. Ako, sinasabit ko yung cellphone ko doon. Wala nang detect sa akin. Yung mga nakilala ko na ako, sisi, detect, oh, kamusta ka na? Tapos, C at 10 something. Ganun-ganun lang. Parang, anong tawag doon? Na-scene zone. Ayun, na-scene zone daw. So, ano mo, parang comfort yung sarili ko, naisip ko lang, tangina ha. Hindi mo ako nire-reply yan. Tignan natin pagdating ng zombie apocalypse dahil. Hanapin mo ko, pero hindi mo ako makapag-iha. Tignan natin kung masangit ka ng boyfriend mo magaling mag-basketball.